magsasaka Portulis Representative Attorney Argel Kabatbat condemned the implementation of Executive Order No. 62, which lessens the imported rice tariffs to 15% as it is not helpful to the farmers. Vanessa Cleopas has the details. The recent approval and implementation of Executive Order No. 62, which lowers the tariff on imported rice to 15%, former Magsasaka Party List Representative Attorney Argel Kabatbat are now calling for their voices to be heard as they claim they were not consulted on the said matters. Darating ang SONA, sana ito ay makarating kay Presidente na maipaliwanag at masigurado na maprotektahan niya yung mga magsasaka. Dahil ang Executive Order No. 62, hindi pa man siya nai-implement, bumagsak na ang presyo ng palay. Before, from 36, 34 pesos sa farm gate, bumagsak na ng 26. Tapos, hindi pa na-implement yan. Nung na-implement na, bumagsak na ngayon to 16 pesos. This follows the passage of EO 62 by President Ferdinand Marcos Jr. along with the National Economic Development Authority or NEDA Board. According to Kabatbat, the decision made are not helping the Filipino farmers. The farm gate price of palay has dropped even further to 16 pesos from 26 pesos. They also believe that the EO is not solution to lowering the rice prices in the country. Ang ikinagugulat namin ngayon ay yung pagpapasa ng Executive Order No. 62 na kung saan ang dating tarifa ng mga imported na bigas ay nasa 15%, but because of rice tarification law, unlimited ang importation, and binaba nila to 35%. Kaya bumuhos ang ilang milyong tonelada ng bigas. At ang ibig sabihin ito ay bumagsak ang presyo ng palay, maraming mga magsasaka ang nalugi. Pero hindi naman bumaba ang presyo ng bigas. So dahil may food inflation, ang naging solusyon nila ay ang isabatas ang Executive Order No. 62 nang hindi kinukonsulta yung mga magsasaka. At hindi ako naniniwala na babagsak ang presyo ng bigas kasi hindi naman yun nangyari nung rice tarification. Okay. Ang babagsak na presyo ay presyo ng palay na ikalulugi ng ilang milyong magsasaka ng Pilipinas. They now expect millions of tons of imported rice to enter the country due to the lower tariffs imposed on importers. Although the Department of Agriculture or DA clarified that the EO is not anti-Filipino farmers and will not affect their department's program for farmers, Kabatbat emphasized that this is not the reason to continue the implementation of the EO. Therefore, they have already filed a petition in the Supreme Court along with other farmers' organizations seeking a temporary restraining order against the said EO. Kabatbat further stated that the decision appears to favor the hoarders, importers, and retailers more than Filipino farmers who continue to suffer from the lower prices they receive for their harvested palay. Instead of benefiting the farmers, it seems to favor hoarders. Kabatbat denied that the farmers were consulted before such measures were taken as nothing reached them. Hindi nila kinukonsulta ang mga magsasaka. Sa rice tarification law, biglaan na lang din yan. Ang Executive Order No. 62, ang sabi ng NEDA, kinonsulta nila ang mga magsasaka. Hindi po totoo yun. In short, kasinungalingan na kinonsulta tayo. Kaya yung pangako nila na re-reviewin ba nila na sila-sila lang ulit? O kasama yung mga magsasaka na siguradong malulugi? O nagsimula ng malugi dahil sa Executive Order No. 62? Meanwhile, Secretary Chu previously stated that the EO is set to be reviewed every 4 months. This is Vanessa Cleofas for your TV News.